Hello, this is Gelo and welcome to the channel. Tara! Nung bata pa ako, mahilig akong magbasa ng books. Hindi yung mga textbooks ha. Madalas akong magbasa ng mga fiction books. Favorite book ko nga actually dati is yung Hardy Boys. So shoutout sa mga nakasabay ko dati sa library nung high school pa ako and grade school. I know, pupunta tayo doon most of the time for the aircon, pero marami rin ako natutunan doon. Pero, ang pinakamadalas ko talagang basahin are books regarding mythology. Mapag-Greek man yan, Celtic, Indian, Egyptian, kahit ano pa, binabasa ko yan, wala akong pinapalampas. Mahilig ako magbasa ng gantong books kasi, badalas, mga short stories sila, parang sa Bible, mga fables, medyo maikling stories na most of the time, compelling yung ano, mga characters, pero simple lang sila. And mas madalas, may story behind it and may aral behind it. Siyempre, kasi ginagamit ng mga makalumang religion yung stories about mythology para magturo ng morals and ng guidance and rules para sa mga tao. So, ayun. Pero isang malaking factor din doon is nagpapakita siya ng iba't ibang ways to tackle problems and pinapakilala niya rin yung iba't ibang culture ng iba't ibang bansa sa mundo. And tungkol dyan, yung kikwento ko today. Let's talk about the Pygmalion Effect. Pygmalion is a character in the book 10 of the Metamorphoses book ng isang poet noong unang panahon na si Ovid. The story goes like this. Pygmalion, repulsed by the immorality of the women he encountered one day, swore them off and instead created his own version of the perfect woman out of ivory. Parang yung ginagawa ng mga adult toy manufacturers. Ngayon, dahil mataas yung standard niya, sobrang ganda nung ginawa niyang statue. However, sa sobrang ganda nun, na-inlove siya sa sarili niyang creation. And dahil na-inlove siya, winish niya sa mga gods na sana maging tunay na babae yung statue niya. Ala Pinocchio, kumbaga. Na-inspire yung mga Greek gods dun sa devotion niya and dedication niya dun sa statue niya. So pinagbigyan yung wish niya and they lived happily ever after. The story shows na pag meron tayong certain expectation sa isang bagay, it leads us to work harder or to be patient with that one thing. And that leads us then to achieve that goal or expectation. Eventually, making us do something we thought was impossible before. And that is what the Pygmalion Effect is. The Pygmalion Effect or Rosenthal Effect, according to the study of Robert Rosenthal and Lenore Jacobson, is a psychological phenomenon wherein high expectations lead to improved performance in a given area. Sa study na ginawa nila, they made all students in one California elementary school take IQ tests in the beginning of the year and they chose random students to mark as intellectual boomers. Binigay nila yung mga names na yun sa mga teachers para maisip nila na yung students na to is magagaling or may potential maging magaling. After a year, yung mga sinasabi nilang intellectual boomers nagkaroon ng significant growth in their intelligence after silang pag-examine uli ng IQ test by the end of the year. Pero bakit kaya nangyari yun? According kay Rosenthal, dahil may certain expectation yung mga teachers na yun dun sa mga intellectual bloomers, mas mataas yung level ng difficulty ng binigay nila mga teachings or activities, pero mas naging patient din sila dun sa mga tao na yun. And dahil nga, na-challenge yung mga bata to achieve something na in-expect sa kanila ng mga teacher, they push themselves further para gumaling. Then, it became a cycle. Mag-expect lalo or mababalidate lalo yung expectations sa mga teachers kasi nakikita nga nila na maganda yung performance or nag-e-effort at the very least yung mga tao na yun. And dahil binibigyan sila ng more attention ng mga teachers, ginagalingan lalo ng mga students. Then the cycle goes on and on hanggang gumaling na talaga sila by the end of the year. So Gelo, that's all well and good. Pero ano bang kwenta niyan sa buhay ko? As usual, I'll give you 3 tips in order to utilize the Pygmalion Effect para ma-optimize mo yung daily life mo. If you are a mentor or part of the leadership, first is always come in without bias. Every time you meet a new employee or another person, kahit hindi mo pa empleyado yan, always remove your biases and keep an open mind. Always be positive and think that that person can achieve greatness. So I should treat them as such. Things can change, pwedeng hindi sila magaling na employee, pero at least hindi siya because of our biases or our negative perspective about themselves. Second is huwag niyong i-baby yung mentees nyo. If you expect mediocrity sa mga mentees nyo and treat them as such, then you can expect their output as such din. Again, sa cycle ng Pygmalion Effect, pag it can go on the other side. Pag mababa yung tingin mo sa isang tao,
hindi mo siya ititreat ng maayos, and puro simple lang ibibigay mo sa kanyang task, pwedeng mangyari din na isipin na na ito lang yung kaya ko or enough na itong ginagawa ko. And pag yun lang yung ginawa nila, may realize mo na, oh, tama yung tingin ko, ganito lang siya. Then the cycle goes on and on, hanggang bumaba na yung tingin niya sa sarili niya, or maging comfortable na siya sa ginagawa niya, kahit simple lang yung ginagawa niya. Ang mas malala pa is if we treat our employees or our mentees or yung mga kahit sinong mga, kunyari yung mga bata ngayon, tinitreat na natin na every little thing that they can do is super important or sobrang galing na, to the point na they think na enough na itong ginagawa ko to excel. Tapos pag kinumpare sila across the board, marirealize nila na parang, oops, naiwan na pala ako. So, as much as possible, wag natin silang iset up for failure. Siyempre, again, it's a case-to-case basis. This is just a random generalization. Pero, it's one thing to keep in mind. Last is use the Pygmalion effect on yourselves. Siyempre, hindi naman tayo lahat pinalad na maging part ng leadership or hindi tayo lahat pinalad na magkaroon ng mentor. So, anong gagawin natin? Wala, matutulog na lang ulit. Hindi, joke. We need to be our own mentor. We need to be our own motivator. We need to be our own supporter. Kasi, again, kung sa mundo nga, wala ka ng supporter, pag iniwan mo pa yung sarili mo, sinong sasalo sa'yo, di ba? Sinong magpupush sa'yo? Dapat, this push always comes from within. And again, as I said, we need to create certain expectations from ourselves or certain goals para mapush din natin yung sarili natin or ma-challenge yung sarili natin every time. If we have goals na we want to reach, like ako, isa sa mga goal ko is umayat, then I'll push myself na mag-workout, mag-diet, to reach that goal. Tapos pag na-reach ko yung goal na yun, magkakaroon ng self-validation na kaya ko pala siyang gawin, then I'll improve further and further. Always remember to motivate yourself to become better or to become someone that you can really be proud of. Oh, that's all for the week. See you guys next week. And as always, be the hero of your own movie. Bye!